Sapul po ng Fiba ang planong pagnanaturalize ng Gilas kay George King sa kasamaang palad. Mukhang halos imposible na nga ito. Pero meron namang mga 40% chance ang Gilas kung hindi susukuan ng SBP. Ito ang tanong. Bakit naman kaya pinagbabawalan ng Fiba si George King para maging import natin sa Philippine team? Instant pahiya naman ang Ro sa game ng quarterfinals matapos talunin ng 52 points ng Magnolia. Kaya naman naisip ni Coach Yang na palitan na rin si Aaron Fuller para magkaroon naman sila ng malaking tulong mura sa import na to sa crucial games. Salamat nga pala sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Pakishare na rin ang ating mga videos. Latest update po natin, itong naturalization ni King para sa Gilas. Para lang linawin sa lahat, willing po si King. Dahil sa voluntaryong ito, sinubukan din ho ng SBP ang planong to. Pero nung nalaman nilang ibang dokumento pala na dapat din makuha, ay may kalabuan. May dalawang factors po kasi na dapat malusutan. Una, dapat i-release muna siya ng Team USA. Lingid po sa inyong kaalaman, si George King ay nakapaglaro na sa USA team sa Fiba qualifiers recently. Kaya kailangan ng isang basbas mula sa Team USA na kung pwede, pakawala na nila si King for the sake sa atin. Para sa akin, sa dami ba naman ng potential players na naglalaro ngayon sa USA, ipagdadamot pa ba nila si George King? Naniniwala ako na kung hindi nagagamitin si King, i-release din nila ito agad. So kung ito yung case, aba hindi naman po big problem. Pero sa pangalawa, mukhang dito tayo magkakatalo-talo. Ang Fiba, mukhang natiktikan na nga ng Fiba ang plano ng Gilas na i-naturalize si King. Kaya ngayon pa lang nagpahiwatig na i-atras muna yan. Ayon sa SBP, paano nila ipupush to? Big question na lang nasa isip ng Fiba ngayon. Alam nyo sayang si King Makuis kasi para siyang si JB na nagustuhan ng kultura ng Pilipinas. At alam nyo ba na agad siyang ibinalik ng Blackwater para sa next conference. Ang swerte naman ng Blackwater, kahit nalaglag sila pero in the end, tinapos naman nila ang kanilang campaign sa high note. At least, hindi masyadong masamang record nila. Kapag siguro ang Blackwater nakapasok, malaki ang chance ni King na maging kandidato sa best import race. Well, dahil Gilas naman pinag-uusapan natin ang tanong ng karamihan kung may chance pa ba na makakuha natin si King. Mga 40% siguro oo, yung 40% na yan kung i-release talaga ng Team USA si King. Tapos kapag nilaban natin to sa FIBA at pumayag, saka naman ina-naturalize ng korte si King gaya ni JV at Boat. Napatanong din itong mga netizens natin, sigurado na ba ang SBP na fit siya sa system natin, hindi porket scorer ka, swak ka na. Depende pa rin yan kung fit siya sa kung system, pero yung pagiging scoring machine niya kailangan din natin na malubha. Magnolia Hotshots, binawian ng Ross ng isang nagngangalit na 52-point lead. Ibang klase naman itong pinakita ni Jabari Bird sa Mags at mukhang fit na fit talaga siya sa kanila. Naalala ko tuloy si Quincy Miller, parang ganito din maglaro pero medyo mas matamlay lang ito si Bird. At mas score naman itong si Miller. Habang Ross import na si Aaron Fuller, mukhang papalitan na raw. Gaya ng Mags, susugal ng Ross na manguha ng bagong import habang hindi pa huli ang lahat. Noong isang araw, tinanong ng Abante News si Coach Yang kung kumusta ba yung remarks niya kay Fuller. Pero sabi ni Coach Yang, bagamat hindi siya masyadong satisfied kay Fuller, ay deal with it na lang kasi no chance na raw na makapagpalit sila ng import. Pero ngayon biglang nag-ibang plano at naging desperado ang Ross. Dapat kasi na yung import talaga ang magtutulak para mas magiging fit sa locals. Wala namang problema ang locals ng Ross. So import talaga ang sukatan. Tingnan niyo ang pahabol import ng Mags, mukhang may laban. Pero itong SMC teams kasi kapag gugustuhin nila magpalit ng import, makakapagpalit ka agad. Hindi gaya nitong mga nasa independent teams. Si Aaron Fuller, nagka-coverage lamang ng 15 to 17 points per game which is mababa kumpara sa iba. Pero yung rebounding ni Fuller, umaabot yan ng up to 15 rebounds per game. Highest rebounding points niya ay 25 rebounds kung di ako nagkakamali. So dyan siya bumabawi at yan din yung expertise niya. Kaso, kung yan lang, kulang. Kung ipupush niya ng Ross ang palit import, sino kaya ang import na pwedeng pamalit sa kanya?